bibilangan ng logo dahil isa maswerteng titropa ng na naman ang mabibiyayaan ng instant pa blessing na At hindi lang yan ang pa-blessing today dahil mamayang hapon magsisimula na rin ang pinakabagong GMA Afternoon Drama na Makiling! Kaya naman makakakulitan natin today ang bida ng Makiling, El Villanueva and Derek Monasterio! Hoy! Tiktropa Mag-ingat! Grabe naman! Nilalanggam! Ito, Ella and Derek, excited na talaga kami sa paghihiganti ng mga inapi sa Makiling. Ano ba yung dapat abangan ng mga kapuso natin sa pilot episode mamaya? Nako, masasabi ko lang madugo. Ha? Madugo? Tsaka nakakaiyak eh. Nakakaiyak. Very emotionally filled yung soap namin na ito. And it's about revenge. So sa mga taong gustong gumanti dyan, baka makakuha kayo ng tips. Pero syempre, hindi nyo dapat gawin yun. No? No. Nako, kabang-abang pa talaga. Excited ako marinig ang comment ni na Derek at El sa issue nitong tiktropa nating si Ma'am si Judiet. Okay? Kaya oras na para i-bless ang mga Marites. Heto na nga! O, makinig kayo mabuti, ha? Ano yan, Mamang? Nakakaloka yung benan ko. Inggitera! Mm-hmm. Sa tuwing may bagong cellphone yung kumari niya, gusto niya meron din siya. Aba? Ang problema sa asawa ko, nagpapabili. Ay, Diyos ko naman. Ito namang asawa ko, hindi matanggihan kahit anong hiling ng nanay niya. Mm-hmm. Kapos na nga kami sa budget, inuuna pa niyang bilhan ng cellphone yung nanay niya. Generous. Sino bang dapat kong kausapin pag ganito? Yung asawa ko o yung benan ko? Ako, pag nagpakasal ka kasi at committed ka sa isang babae, yun yung bago mong pamilya. So, unahin mo yun. Prioritize mo yun. Wow, seryoso naman no. Diba? Ay, hindi, ang kakausapin ko siyempre yung asawa ko. Oo. Diba? Kasi mas kilala niya yung nanay niya. So sila dapat yung mag-usap. Kakausapin ko asawa ko. Diba? Tama, tama. Unang, tama naman itong si Derek kanina. Pag may pamilya ka na, dapat ang priority mo yung pamilya mo. Oo. Now, correct. Yung mga gadget-gadget na yan, hindi po yan dapat na pinapriority natin. Unang-una, ang tandaan nyo na, para may mga ingit-ingit pa kayo nararamdaman sa kapitbahay, tama, no? Tama. Hindi po, dapat nga po ang inaano nyo, mag-ipon kayo, ba, hindi mo alam, baka bukas makalawa, magkasakit kayo. Tama, diba? Tama. Yung kasi ginagadget-gadget nyo, di, tabi nyo na lang yan po, pang ano nyo na lang, pwede kayong pangpasyal-pasyal ninyo, tama. Kung magkasakit kayo, oh, diba? Yes. Di naman sabi. Panalo. Hey, ganun na lang. Panalo ka na, kapitana. Hindi, huwag na kayo nakikiano sa mga gadget-gadget, pambata lang yan. Alam ko, mga tiktropa natin, Gina din. Kaya sugod na sa aming Facebook page para makikomment, mga tiktropa. Time check! Si Derek ang sasabak sa balitaan na may masayang hulaan. Ulo na ng balita sa pagbabalik ng TikTok Live! Simulan na natin ang balitaan na may masayang hulaan. Narito na ang Ulo na Balita! Man sa pinakabagong GMA Afternoon Prime Series na Makiling! Kapusuhang Derek Monasterio! Derek, kamusta naman ang ano, pag-umpisa ng taon nating 2024? Masaya kasi sinalubo ko yung taon ko na kasama ko si Elle. Yun lang yung hihilingin ko. Ang saya-saya ano naman. Pero kwentuhan mo naman kami tungkol sa Makiling. Ano bang dapat abangan namin? Well, yung very first taping day ko doon, pinaka-intense scene agad. So, sobrang daming mga intense scenes dito. And panoorin niyo si Elle dito kasi napakagaling niya dito. Totoo. Sobra. Hindi, at saka grabe talaga yung hard work ni Elle para sa Makiling exactly. Na to. Saksi kami dyan. Yung script niyan, tatlo yung highlighter, iba-ibang kulay. Pero siya kasipag. At saka iba, at iba talaga si Elle ngayon. First time ko nakatrabaho si Elle sa ano eh, Dear Uge. Diba? Yes. Buhay pa sumalangit na wa si Mahal. Yun yun, no? And nakita ko naman talaga yung improvement ni Elle. Yes. Wow. Next diba? Bright star yan. Congratulations, guys. Pero dito sa ulo ng mga balita, Derek, meron tayong tatlong tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Ang kailangan mo lang gawin ay hulaan kung anong headline ang tumutukoy sa mga kwento nila. Yes. Kaya naman silipin na natin ang mga headline. Narito na ang Ulo ng Mga Balita! Headline number 1.
Ayan, ina, tatlong dekada nang hinahanap ang kanyang anak. Oh my! Headline number two, dahil sa maruming kanal, nakaaway ang kapitbahay. Grabe naman yun. Headline number three, housewife na pilitang magtrabaho ng mabalo. Yes, and headline number four, dating kapenpal muling nakita sa social media, nakaduluyan. Ah! Wow! Ngayon, Derek, ano namang masasabi mo sa mga headlines natin? Ano yung mabalo? Mabalo, a widow. Ma-widow, namatayan ng asawa. Namatayan ng asawa, o ano. Ah, okay. Hirap ah. Parang ang hirap mamili dito kasi parang walang totoo. Oo. Pero kaya nga. Isa lang dyan. Kaya nga, ito yan. Tatlong headline dyan ang totoong kwento. Ah. Yung isa dyan ay panggulo lamang. Okay? Yes. Kaya heto na mga tiktropa na kailangan mong i-match. Papasukin na natin sila! Julian Marqueses from Antipolo City. Alicia Bobis from Rizal. And Jackie Lou Malyari from Caloocan City. At Derek, nandiyan din yung ating mga mema mayan. Kung kailanganin mo ng kanilang tulong, ang suggestions, kung ano-ano man, nandiyan lamang sila. Oo, at para tulungan ka namin, Derek, bibigyan ka namin agad ng clue. Agad-agad to. Tungkol ito sa tiktropang nakaaway ang kapitbahay dahil sa maruming kanal. Ngayon ipapakita namin sa'yo yung eksena kung saan nakaaway niya ang kanyang kapitbahay. At narito si Jason, ang gaganap bilang kanal. Dali! Gaganap ng kapitbahay! Na ayaw maglinis ng kanal. Sorry, na ano kasi. Kaya, okay. Kaya naman, simulan na natin. Unahin natin kay Juliet. Lights, camera, action! Nay Juliet, di naman po sa pag-ano, ginagalang ko kayo bilang kapitbahay. Pero bakit ang dumi ng kanal yun? Lahat ng tinik na tinatapon niyo dito may isang buwan na, nabuo na, naging isda uli. Ikaw na lang maglinis. Inyo pong kanal to! Oh. Bakit ako po yung maglilinis? Gusto ang isumbo ko kayo kay Makiling? Ikaw, bahala ka. Ay! Kurang next. Ay, okay. Cut. Next! Papasok naman si Aling Alicia. Aling Alicia, action! Aling Alicia, gusto ko kayo kumprontahin. Itong kanal yung punong-puno na ng buhok. Pati kilay, pati mga eyebrows, andito na. Nabuo na, naging bata na yung kilay. Inyong kanal doon, di ba? Dapat po nililinis nyo. Naiiyak na dyan. Malagot ka, Kuya Jason. Wala kayong time? Sa work ako. Wala kayong time? Alam mo ba yung 3-month rule? Ay. Lahat na nagkaka-break up, lahat na nagkaka-boyfriend, alam yun! Ako ang bago niyang boyfriend. Ay, ka ba? Mali! Oh. 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 Ay, maswerte naman! Dapat... pabili pong ice tubig. Natakot ang boyfriend. Alright. Kat, papasok naman siyempre si Jackie Lou. Action! Miss Jackie Lou? Kinausap ko po si Mr. Ricky, pero wala siya. Bakit ang dumi ng inyong kanal? Eh, di ba para sa atin naman lahat yan? Hindi, ang dumi. May nagtapon kayo ng rep. Nagtapon kayo ng mga damo-damo dyan. Siyempre, babara yan. Bakit ako lang ba ang nagtapon ng basura dyan sa kanal natin? Hindi akin. Pati naman ikaw, hindi akin yan, hindi akin yan, hindi akin yan. Aminin, dapat tayo magtutulungan dyan. Hindi tama, lang naman ako. Tutulungan ka! There we go! Thank you, Miss Jackie Lou. Thank you then so much kay Kuya Jason. Palakpakan niyo naman, guys! Ang hirap nung ginampanan niya, ha? Kanal na galit. Tao, mamang, tao. May kanal. Ayun naman, Derek. Sa tingin mo, sino sa kanila ang totoong napaaway sa kapitbahay dahil sa kanal? Ngayon, kung alam mo na, ipwesto mo na sila. Go! Feeling ko si Ate Jackie Lou, nililito lang ako eh. Hindi talaga yun, ano. Magaling lang sumagot si Ate, pero hindi siya yun. Pwede. Nililito ako. Para Alicia. Sa akin si ano, si Ate Alicia yan. Ate Alicia, ako si Juliet. Medyo piloso parang may hugot si Alicia eh. Okay, majority. Alicia. Si Alicia. Maruming ka. Yan. O Malicia. Ngayon, si Juliet. Sa tingin mo, sino si Juliet dyan? Alin ang headline para kay Juliet? Parang siya yung ina na tatlong dekada na hinahanap yung anak. Maaari. Ayan o. Oo. Hindi! Eh, medyo malungkot. Kung nahanap mo yung anak mo, masaya ka na. Si Ma'am Jackie Lou yun. Tama. Okay, sige.
Jackie Lou ako. Jackie Lou. Masaya na siya. Sa unahan. Mahanap niya yung anak niya. Dito po. Sa unahan. Sa unahan po. Yes. Yan. Diyan po. Ayan. Okay. Eh, ko siya yung Juliet housewife. Kini ko siya dating kapenpal eh. Tapos nagkatuluyan sila nung ano niya. Okay. Yan, sige, si Juliet. Sige. Saan? Housewife na napilitang mag-try. Okay. Ayan. Pwede okay. Mo papag-isipan? Pwede kung ay, wait lang. Yes. Papalitan ko pala. Pwede, pwede. Sige, go. Wala na yung maruming kanal. Feeling ko hindi mangyayari yan. So, ililipat ko si ano ka ba? Ito yun. Ngayon ako sa ipinilipat. Ayun talaga ito. Ito naman siya. Isa yun. Isa yun sa totoo. Okay, okay, okay. O sige, okay. Wala na akong papalitan. Wala na. Okay, okay. Na. Okay. Alright. Tignan natin. Siyo na daw siya doon. Alamin natin kung merong na-i-match. Anong sabi ng balita? Ay, lahat mali. Wala siyang tinama ni isa. Unahin muna natin. Kala ko tama. Si sino? Juliet. From Antipolo City. Ang totoong istorya po ni Ate Juliet ay dahil sa maruming kanal, nakaaway ang kapitbahay. Sabi na nga ba. Ano bakit ba naman po kayo nag-away ng kapitbahay nyo? Ay, kasi re-blocking kasi sa lugar namin. Ngayon yung ibang bahay hindi pa nagigiba. Ngayon, yung ano nila, yung drainage nila, napupunta dun sa harapan namin. Eh, sabi ko, kung pwedeng pagtulungan namin, nalinisin yun. Gawa natin ang paraan. Eh, kaso nagalit na siya. Nag-hysterical na siya sa galit. Paano po nangyari? Ay, paano yung galit? Ano? Kasi kunyari, ikaw si Kapitbahay 1. Si Faith si Kapitbahay 1, ikaw si Kapitbahay 2. Pinaarte mo pa ako, Derry. Sige na. Sige na. Sige. Ako may acting din. Okay. Sabi ko, pwede ba ano, pwede bang gawa natin ito ng paraan? Yon, ganun. Hindi! 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 Yon, ganun. Pwede! Galit! Bakawas! Ganyang kataas! Hindi naman yun. Tumas yung panayin pala. Pero mataas din talaga yung nagalit niya. Kaya ang ginawa ko, umalis na lang ako. Siyempre para wala na masyadong... Tama. Iwas-iwas na lang. Sana maayos na. No, yun ang importante. Maganda kasi kung magkakapitbahay kayo, tas okay po ang relasyon nyo. Totoo. Yeah. Pero yung kanal po ngayon, malinis na. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ah, okay. Kaya dad mo pa rin. Sige. Linisin nyo na kasi, ate. Ayan, dahil napaikot mo ang ulo ni Derek, meron ka additional cash prize from TikTok Love. Thank you po. Thank you, Miss Juliet. Maraming salamat po. At ito naman, siyempre, tawagin naman natin si Miss Jackie Lou. Yes. Si Miss Jackie Lou, si pangiting-ngiti. Si Ate Jackie Lou po ay isang housewife na napilitang magtrabaho ng mabalo. Ah. Oh, anong year po ba kayo iniwan ni Mister? 2022 po. Ah, 22 lang po. Last ano po years. Ba yung mga... Okay. So, nung panahon na yan, si Mister lang talaga naghahanap buhay sa inyo. Opo. Ano naman po ang hinahanap buhay nyo ngayon? Nagkukan po ako. Naglilinis po ako ng kondo. Naglilinis kayo ng kondo? Opo. Call pa. On-call lang po. On-call lang po kayo. Saan opo. Niya? Sa Makati? Sa kwan po. Meron po kami dito sa SM North. Meron din po kami sa Quirino. Green okay. Residence. Na yung balita ko po, yung isa nyo pong anak ay may sakit. Opo. Tama po ba? Opo. Yung pangalawa po. Ano pong sakit niya? Focal epilepsy po. Ah, so paano niyo po napagsasabay yung pagtatrabaho niyo ngayon at saka pag-aalaga niyo sa anak niyo? Yung kan po, yung panganay ko po napilitan pong huminto sa pag-aalaga kasi siya po yung nag-aalaga sa dalawang kapatid niya po. Wala po kasi akong ibang maasahan kundi yung panganay ko po kaya siya lang po yung sabihin ko sa kanya na ikaw muna yung bahala sa mga kapatid mo. Ako yung magtatrabaho para sa ating apat. Kasi wala pong mangyayari sa amin kung hindi po ako ang magtatrabaho. Totoo yan. Totoo yan. Ano pong mensahe nyo sa mga anak ninyo? Sigurado po ako nanonood sila ngayon. Jo Marie, Rasea at Riuro. Nandito lang si Mama para sa inyo. Gagawin ko ang lahat para mataguhin ko kayong atlo, anak. Lahat kakayanin ko. Nandiyan lang palagi si Lord para malali sa atin. Alam ko, tinutulungan tayo ni Papa mo tsaka ni Lord. Thank totoo you, Lord. Yan. At dahil napaikot mo ang ulo ni Derek, meron ka additional cash prize from TikTok Luck! Thank you po. Thank you po. Eto naman po si Ma'am Alicia. Ayan. Si Ma'am Alicia pala ay isa po siyang ina. Tatlong dekada nang hinahanap ang kanyang anak. Paano pong nangyari ito? Tatlong dekada means 30 years na. Tama?
Opo. 30 years po. 30 years. Ito po ba yung panganay ninyo? Opo, yun ang pinaka-panganay ko. Ilan po ba ang anak asawa? So alam po nung mga kapatid niya ngayon na siya yung hinahanap po ninyo? Opo. Ano pong nangyari? Namasukan po ako ng katulong dito. Ang amo ko ay social worker. Tapos, parang iniwan namin sa ano, sa bayang punan. Tapos yun, mula nun, dalawang beses lang nadalaw ko siya. Tapos, yun, hindi ko na siya nakita. Noong time na yun. Pero from time na ano, nawala po siya, hindi po kayo tumigil talaga sa paghahanap po sa kanya. Mm. Ano so po? Hanggang ngayon po ba na hindi niyo pa rin po siya nakikita? Hindi pa po. Baka gawin na po natin itong chance, di ba? Para po, siguro nanonood po siya. Ano pong pangalan niya? Si Karen Bobis. Kung asan ka man ngayon, sana nasa mabuting kalagayan ka. Na-miss na kita. Yakapin. So 30 years, siyempre dumadaan yung birthday niya, dumadaan yung Pasko. Ano po, siyempre alam namin napakasakit talaga nung bilang sa isang ina na mawalay sa anak mo na gano'n. Ilan taon po siya nung mawalay sa inyo? Mga 6 months lang. Ha? 6 months old. Oh my God. Okay. Habang nga na naman yung bakit. Ano ba ang wish lang po namin talaga po, sana po makita po ulit, makasama nyo ulit po yung anak nyo. At huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay po tayo, may pag-asa po. Manalangin lang po tayo sa Panginoon. Dalangin po namin kung ano po yung pinagdadasal ninyo. Hindi pa po huli ang lahat. Alam ko, kung nanonood siya ngayon, alam mo yung lukso ng dugo, di ba? Totoo po yan, Mama. Sana ay magkaroon ng way para magkita kayo ulit. Yes. At magdadasal tayong lahat, yes, pray lang, para pray sa lang. Inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Congratulations din po dahil may additional cash prize ka dahil napaikot mo ang ulo ni Derek. Congratulations! Ayan. Diyos ko po. Maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga kwento. Nanay Juliet, Jackie Lou, and Alicia. Maraming salamat po. Eto na nga, si El naman po ang sasalang sa sang tanong sang sabog mamaya. Pero bago po yan, makakakulitan muna natin sila sa Hale-Hale Hoy. Tutukan niyo po yan sa pagbabalik ng TikTok Live! At nandito po rin tayo sa TikTok Lock. Heto na nga. May comment na ng ating studio tiktropa kung sino dapat ang kausapin, yung biyana na inggitera o yung asawa na bigay hilig sa nanay niya. Kuya Jason, sino kasama mo dyan? Siyempre, Pink Team, Magingon! Okay, ate, ano po pangalan po nila? Imelda. Ano po ang inyong opinion doon at comment? Ay, ako po, para sa akin ko po. Kakausapin ko po ang aking biyanan at ipapaliwanag ko sa kanya na meron pa kaming ibang tama kailangan na bilhin, na importante. Kasi wala pa kaming budget para sa cellphone niya. At meron pa naman sa susunod para bilhan siya kahit isa, dalawa o tatlo pa. Ay, kasi kung yung asawa kong kakausapin ko, baka mamasamain pa niya, di ba? Oo, sa susunod, ganun po. Pag nagka-budget kayo, bilhan niya ng 3210, 5210, ay ganun na lang. Okay po? Okay po. How about you, Donita? Yes, Kuya Jason. Ako, mas masaya ang greeting! Dito kasama ko si Mary Jean. Ayan, Mary Jean, ano masasabi mo sa issue natin ngayon? Ang kakausapin ko po siyempre, yung asawa ko po, para sila na po bahalang mag-usap ng nanay niya. At ipapaliwanag ko po na hindi naman po porke nanay niya, eh, bibiling niya lalo po pagkapos kami sa buhay. Siyempre, kailangan unahin muna yung pangangailangan ng pamilya. Tama! O kaya, unahin mo muna, charger, para hindi magalit yung biyanan mo. Charger, casing lahat, ganon, ha? So back to you, girls! Thank boys. You, mga ate! Surprise! May pag-blessing kayo mula sa TikTok Lock. Congrats! Eto na po, ituloy-tuloy na natin ang pamimigay ng blessings para sa mga studio tiktropa! Come on! Mas lalaro na po tayo ng Hale-Hale-Hoy! Sa Pink Team, makakasama
kasamahan natin si Elle at kasama niya si Take Tropang Mac. Sa Green Team naman, maglalaro si Derek at si Take Tropang Ralph. Ang paglalabanan ng dalawang teams natin ay ang larong Luksong Timba. Please watch this. Let's go! Habang may timba sa ulo, magja-jump rope ang mga players papunta sa finish line. At dito, isasalin ang mga bola na nasa ulo nila. Salitan sa pag-jump rope ang players ng bawat team para makaipon ng mga bola. Ang team na may pinakamaraming naipong bola within the time limit ang siyang panalo. Players, you have 1 minute and 30 seconds. TikTok look! Happy time now! Let's go! Go, Derek! Bilis, Derek! Grabe si Elle, naka-heels! Oo, laban! Elle, ingatan lang natin kasi natatapon. Go, Derek! Go, bilis! Okay, busy lang! Oo, okay lang kahit na hindi masyadong mataas ang talon. Oo, ingat sa pagpalo. Make sure na napapasok lahat ng ingat bola. Ingat sa pagpalo, masyadong mataas. We have 50 seconds. Go, Derek! Go, dadahan! Yes, go! Yes! Oh, Derek! Ayun na! We have 30 seconds! Medyo madami-dami na po ang Green Team. Walang sinasayang. Ay, ako! Sayang yung balls mo. Bawal po humawak. Yes, bawal hawakan. Habol lang, Green Team. Habol lang. Habol lang. Ingat, ingat. Yes! Okay lang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Faith. Rabia, tingnan natin ang ating mga balls. Parang obvious naman. Obvious na ang Green Team ang nanalo! Dahil dyan, meron kayong cash prize! Ngayon, Elle, wow, kamusta naman yung paglalaro mo? Wow, nakakapagod ah. Madaya kasi naka-heels ako eh. Ay, oh, dinaya mo pala. Dapat naka-heels din si Dee. Kasalanan ko pa. Kamusta? Kamusta naman yun? Saya. Nakuha ko agad yung technique. Dapat slow and steady lang, hindi nagmamadali. Pero bago natin siya mapanood sa makiling mamayang hapon, Puwisit Blaster muna ang kakalabani ni Elle Villanueva. Isang tanong sa sabag na sa pagbalik ng TikTok Live! Ito na ang paborito nating chismisang may trivia. Let's play! Isang tanong sa sabag! Magpapasabog ka na ba? Papasabog? O, ano? Ba't ba naman ako nagsasabi ang pa? Grabe yung mga titig sa'yo ni Derek. Oh. Yes. Derek, hindi ka naman ganyan nung naging tayo. Walang tayo, Donita. Ay! Uy, makumpare tayo dati. Malaki pa ako nun. Oo. Alika. Ito na. Umpisahan na natin. Ito ang iyong una. Sorry. Sang tanong! Sang sabog! Si Blair ay ang adopted far baby ni Thea Tolentino. Anong klaseng hayop si Blair? Nako. A, aso. B, pusa. Pusa yan, Elle. Ah, talaga ba? Pusa yan. Hindi, nung kasi nung time na to, si Blair ay na-adopt ni Thea nung Las Hermanas. Ngayon, sobra siyang naho-homesick kasi gusto niya makasama yung cat niya. Meron din ba tinatawag na cat theory? Ngayon, hindi na lang isa yung cat niya. 32. 32? 32 cats na siya. Opo, kilala siya sa Laguna talaga bilang pusa queen. Yes. Thea? Oo, Thea Tolentino to. Kaya nung nakita niya yung ano, mga pusa, ang dami. Ah, anak ng pusa naman, ang dami na ngayon. Ganon. Dogs. Flair talaga yung pinangalan niya. Dati kasi, ano meron pangalan? Na siyang... Flair. Blair? Flair nga. Dati kasi meron siyang aso. Meron siyang puppy dati nun kasi na... hindi niya kinagusto yung pangalan. Fire. Pag tinatawag niya, fire! Naglalabasan yung tao, kala may sunog. Kaya, ginadapt niya si Flair. Kaya, pinagawin niya yung pangalan ng isang aso. Flair naman. Flair! Ay, Flair! Sino si Flair? Blair!
Blair. Ganun kasi sa Laguna, ganun ang pagkasabi dapat, di ba? Blair. Walang diin, Blair. Ayun naman pala. So sa kanila ay aso, dito naman ay pusa. Ngayon, pusa. Sa iyo man, El, ano sa tingin mo? Sa akin lagi kasi yan kinukwento ni Thea. Ay, wala na. Di ba? Wallpaper pa niya yan eh. Pinapost pa niya sa Instagram. Pusa. Pusa. Tama. At mukhang sure na sure ito talaga siya. Tignan natin, kabog or sabog, pusa in 5, 4, 3, 2, 1. Pusa. Yan pala yung kauna-unahang naging ano niya, pet. Oo, di ba? Saktong naampo niya ito noong International Cat Day. Taray. So ito na, tuloy-tuloy tayo. Ang pangalawang, sang tanong! Sang sabog! Sa isang pelikula ni Royce Cabrera, anong ginawa niyang paghahanda para sa isang kissing scene? A. Hindi siya kumain. B. Tinanggal niya ang kanyang bungo. Diyos, hindi. Naligo siya ng pabango. Oh, yes. Nagkwento to sa'yo, di ba? Nagkwento sa akin. Sinabi niya naligo daw siya ng pabango. Naligo kasi ng pabango kasi di ba naalala pa rin mo mall show tayo, laging sobrang bango ni Royce. Parang di naman. Ang bango niya! Nalaglag nga yung boxer brief ko eh. Oo. Sa sobrang bango niya. Oo. So naligo nga naligo ng pabango. Naligo ng pabango hanggang dito. Nilagay niya sa drum yung pabango tapos naligo siya hanggang dito. Tapos tama na tama. Baka magbayad ka. Okay. Hindi siya kumain. Hindi siya kumain kasi yung ulam nila that day is da. Eh syempre pag nakipag-kissing scene, kaya ibibigay mo lahat, mamang. So dapat malinis. Hindi ko na alam kung paano ko tatapusin yung kwento. Hindi, at saka, mali yun. Bakit ka magbubuhos ng pabango sa katawan mo kung hahalikan nga yung katawan mo? Tama. Dapat pinuho. Diba? Malay mo naman, nag-spray ng pabango sa bibig. Ang paet. Kayo, hindi kayo. Mas importante talaga na mas mabango ang bibig kung kisinsin. Hindi ka kakain? Sino? Hindi, wala kasi naman yung chan mo. Kasi maguubad din siya eh. Hindi, paano pag kumain ka, edi yung baba, pag di ka kumain, babaho yung breath. Mag-toothbrush ah. Bawal ba mag-toothbrush? Hindi yun. Pero nandun sa loob yung amoy eh. Wala sa multiple choice yung toothbrush eh. Okay. Eh, ano naging kasagutan mo? Naligo siya ng pabango. Naligo ng pabango. Tignan natin. Naligo daw ng pabango. Ako. Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Ay, naku, El Villanueva. Di ba, El? Diyos ko, binibidyo ako. Apakasweet niya, binidyo ka. Ano pala siya, hindi siya kumain kasi nga, tinapa daw yung ulam nila nung araw. Okay, ito ng pangatlong, sang tanong? Sang sabog! Anong binili ni Derek Monasterio sa pinakaunang sahod bilang artista? Ay, A, branded cellphone or B, branded watch? Branded na watch. Yes. Oo. Kasi malaki na yung sweldo niya noon pa lang. Hindi kakayanin ng cellphone lang. Dapat talagang relos. Para daw sabi niya, pwede niyang ano, pwede niyang i-pawn shop pagka... Yeah. Isang lang. Tsaka actually, El, nakuha niya talaga yan sa daddy niya. Yes. Yung hobby na yan. So nakita niya yung mga daddies niya. Collect daddies ng mga relo. Yes, mas mahalaga sa kanya. At saka si Derek, kasi masipag yan eh. Mahalaga sa kanyang oras. So anytime, gusto niya palagi nakikita. Ah, tama naman. Ayun naman pala. Hi nako! Yes! Mali. Katabi ko. Sinabi ko na sa kanya agad. Sinabi niya. Ano yun? Phone. Pinuha niya yung series. Phone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tuloy. In-advance siya na. Oh, meron pa nga ako yung medyo mas maliit sa 20, 19.5. Ayun! Limited edition. Limited edition yun. Dalawa lang sila ni... Meron nun. Ni Bill Gates? Nino. Wala, hindi si Bill Gates. Galing ka. Si Mark Zuckerberg. Also, sa inyo nga ay cellphone. Yes. Branded na cellphone. Aba, dapat alam mo ito, El. Medyo confident ako. Medyo. Okay, sige. Ano? Kasi si Derek, hindi yan bumibili ng cellphone. Mas inuna pa niya nga ako eh. Oh. Binilhan niya ako ng cellphone kahit yung iPhone niya. Late na. Old na. Pero, mahilig siya sa watch. So, feeling ko watch. At sabi nga niya, confident daw siya talaga sa watch. Tignan natin kung tama ba yun. Kabog or sabog? In 5, 4, 3, 2, 1.
Ay, nako, binibidyo ka pa talaga. Cellphone! Nako naman. Alam mo, kasabi mo na binibidyo ka pa niya, ho? Sino nagbibidyo? Alam niya. Masasabugan ka. Alam mo, Ate Popong, mamaya may lakad pa kami. Tapos wala siyang dalang extra damit. Di ko alam kung paano mangyayari yun. Di bale. Hindi, uso yan, oh. Importante, amoy baby siya. Diba? Kumusta naman ang pag-video mo? Ay, nako, ipopost ko yan sa social media. Makiling star! Buwan na espasol! Nakakaloka! Maraming salamat, Ellen Derek, sa pakikipaggulitan sa amin. Paki-invite niyo ulit ang ating mga diktropa. Wow. Natutukan ang makiling. Di ba, mamaya na yan. Go. Sabi na ikaw na, tiyan mo. Okay, makiling mamaya na po yan. Lahat po ng pinaghirapan namin, lahat ng sakripisyo namin, dugo, pawis, literal yun for her. Kailangan niyong abangan yun. Malapit na, no? Afternoon Prime, GMA, yes, mamaya. Yes, mamaya na yan. Mamaya na. Sana panoorin niyo po yan. Madaming pasabog dito. Kaya kaabang-abang po yan. Ayan, exciting yan. Mga tiktropa, abangan nyo na po yan. Samantala, iniimbitahan namin lahat ng mga tiktropang palaban sa kantahan. Yes. Dito nyo po mapapanood sa TikTok Lock ang paghaharap ng mga kampiyon sa kantahan. Kaya kung ikaw ay 60 to 50 years old at palaban sa kantahan, sugod na po dito sa GMA Studio 6. Yes. Every Wednesday and Thursday, 3 PM po yan at hanapin lang po si Romel Bago. Hindi po siya luma, bago po siya. Mga tiktropa, tandaan pag 11:15 na, magkaka-blessing ka na. Kita-kits po ulit tayo bukas dito lang sa TikTok Live! TikTok Live!